Chantal's POV. Nangihina ako napabalik sa pagkakaupo sa kama. Nang muling tumahimik ang kabuuan ng kwarto, walang patid ang naging pagpunas ko sa aking mga luha kasabay na may nahong sanabiyan sa batang nasa akin tiyan. Ang iyakan mo naman, baby. Para umalis lang naman si daddy, babalik din naman yun saka makikita rin naman kayo ulit kaya hindi mo kailangan umiyak, okay? Nababaliw kong hinaplos ang aking tiyan at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kahit alam kong hindi lang ang anak kong gusto kong kausapin kundi pati na lang sarili kong hindi ko na maintindihan. Huwag ka nang malungkot. Hindi ka ba naawa kay mommy? Ang pangit ko na oh. Sige ka, kapag di ka pa tumigil, baka maging kamukha mo na ako ngayon. Kumawala ang tawa ko habang patuloy ang pagpupunas sa mga luha at paghaplos ko sa kanya. I swear you don't want to look like me. Ang pangit ko ngayon, kaya tama na ha? Pagpahingin mo na si mommy, pwede ba yon? Kung nag-aalala kang hindi ka kukunin ni daddy, huwag mong isipin. Dala ko ng bahala. Magiging maayos ng lahat. Magiging maayos din ng lahat. Buong puso kong sambit na hindi ko alam kung paano maging maayos, hindi ko pa rin ako nawawala ng pag-asa. Bakit nga ba hindi ko magawang maging masaya para sa amin ng anak ko? Ngayong may nakikita naman akong pag-asa, napapayag si Cedric sa desisyon ko. Bakit nga ba nasasaktan ako? Bakit nga ba pakiramdam ko ang selfish-selfish ko dahil sagabal ako sa mga kasiyahan ni Cedric? Nakakatawang isipin na kung kailan masaya na siya sa iba, ay narito naman ako at kailangan magsumiksik sa buhay niya. Kailangan kahit na wala akong balak na makasira ng relasyon. Pero anong magagawa ko? May iba pa bang paraan buko dito? Naputol ang pag-iisip ko na marinig ang pagtulog ng bagay sa bedside table. Pagod ko yung sinulyapan, pero parang nabuhayin ako ng loob na makita ang aking telepono. Gusto kong tawagan si Araceli at sabihin ang mga nangyari, pero bago ko pa yun magawa, agad akong bumungad sa akin ang isang text galit sa isang tao na kahit kailan hindi ko na naisip na magte-text pa sa akin. Just stay in the hospital, Chantal. Babalikan kita and we will talk again. Matagal akong natulala sa mensahe ni Cedric na ilang beses ko pang binasa. Sa tagal noon, maraming kabaliwan ang nabuo sa utak ko. Babalik ka pa nga kaya? Hindi lang sa ospital. Kung hindi, pati na rin sa buhay ko? Kaya mo pa kayang balikan yung magulong tayo? Magulong ako. Sa huli, nagdesisyon na rin ako na manatili. Kahit na gusto ko nang umalis dahil naisip ko, pwede rin dito ako magpalipas ng gabi para matipid ko ang perang natitira sa akin. Hindi ako aalis dahil wala rin naman akong pupuntahan. Hindi ako aalis dahil kailangan namin mag-usap. Nagtipah ako ng reply, pabalik sa kanya, kahit na sobrang late na iyon. Kabaliwan ang paghintay ko ng reply ni Cedric. Nang dumating si Cassie at inaantok na lang ako, hindi na siya nag-text ulit. Naiintindihan kong hindi niya obligasyon na i-text ako. Dahil nasa kasiyahan siya pero umasa pa rin ako. Maybe my baby just missed him. Miss na miss na parang ayaw nang mawala sa paningin. Am I missing him too? Ang akala kong pag-uusap naming dalawa, hindi ko inakala na pag-uusap pala ng buong pamilya dahil sa muling pagdilat ng mga mata ko pagkatapos ng hindi ko na nabilang kung gaano katagal ay nakita kong halos mapuno ang kwarto na aking kinanoonan dahil sa pag-uupuan ng buong pamilya ni Cedric. Araceli and Adrian is also here kasama si Evan. Nandito pa rin si Cassie. Na bagong ligo na at nasa tabi ni Ramiel, nakaupo lamang sa couch. Wala sa sariling napanunok ako ang lumakad ng aking paningin sa mag-asawang Bonavista na mag-iiliw ang banay na pagkukwentuhan habang nasa gitna ng anak na tahimik lang at nakikinig sa lahat ng usapan. Chantal! Masayang hiyaw ni Araceli dahilan para matigil ang pag-uusap ng lahat at mabaling sa akin ang mga atensyon. Nahihiya naman ako na paawan sa kama at inintay ang pagdalo sa akin ni Sky. Sinulubong ko siya ng yakap pero hindi natigil ang pagyakap ko dahil sumunod na ba ng mga bisita maliban na lang kay Cedric na ngayon nakatayo na sa gilid at pinapanood kami. Iha, nagising ka ba namin? How are you feeling? Hindi naman po, maaysa po ako, tita. Nahihiya akong umiti. Pakiramdam ko gusto kong sunugin ang hiya lalo pa na makita mga prutas at mga lobong hindi ko naman alam kung para saan. Tumabi sa akin si Araceli at muli ako niyakap. Nagpapasalamat lang ko dahil kahit na sobrang naguumapaw na naman ang aking mga emosyon ay hindi ako naiyak. Lately kasi masaya, malungkot, at maging simpleng emosyon umiiyak na ako. Good! The doctor said that you can go home. Si tita ang nagpaliwanag sa mga nangyari at naramdaman ko kaya ako nauwi sa ospital. Pero napaawang ang bibig ko sa mga huling sinabi niya. You made me the happiest, Chantal. Ako na ang pinakamasaya ngayong alam kong daladala mo ang batang mas mabibigay pa sa amin ng kasiyahan. Kumikinang ang mga matang sambit ng ginang na nagpalunok sa akin.
Lumipad ka agad ang tingin ko kay Araceli, pero nakangiti siya nagkibit ng balikat, kaya mabilis siyang lumapit kay Cedric, pero imbes na kumpirmahin na siya ang nagbinita sa lahat, nang hindi man lang pinapaalam sa akin, ay nanatili siyang tahimik at nakapamulsa. Ate Chantal, I hope it's a girl. Nagkukumahog na lumipat sa dami namin ni Sky si Cassie. Pinigilan kong mapangawi nang haplosin niyang aking diyan na wala pa namang malaking umbok. I can't wait for another pamangkin. Aligagasi ang tumayo ulit at pinunta naman si Evan na hawak ni Adrian. Ito kasing baby na to, ang layo-layo. Tingnan mo, gumawa na lang tuloy si Kuya Cedric ng baby para meron naman kaming baby sa bahay. Mabilis na nag-init ang magkabila kong pisngi nang mapuno ng tawanan ang kwarto. Wait, totoo bang masaya sila? Paano? Congratulations, Ate Chantal. Tuluyan na ako napangawi nang yakapin ako ni Ramiel at halikan pa sa pisngi na ni minsan hindi yan nagawa. Nang umalis sa Sky para punta ng anak at asawa, niyakap niya ulit ako sabay bulong. Sabi ko na nga ba eh, aayaw-ayaw pa ko nung kayong dalawa pero gumagawa na pala. Kinagat ko ang labi ko at agad siyang naitulak. Natatawa naman siyang lumayo at iniwan na ako. Pakiramdam ko habang nagpapatuloy ang usapan ng lahat ay nahihilo na naman ako dahil sa mabilis na pangyayari. Hindi ko maintindihan kung saan nagmumula ang saya sa kanila gayong may karelasyong iba sa Cedric at posible yung masira dahil sa amin ang anak ko. Kung hindi pa nagaya si Araceling lumabas na muna ang lahat para mapag-isa kami ni Cedric, baka sumama na naman ang pakiramdam ko. Napabuntuhan ni nga ako na lumapat na ang pinto sa hamba nito pagkatapos silang umalis. Inayos kong aking upo sa gilid ng kama nang makita ang paupo ni Cedric sa couch na nakaharap sa pwesto ko. I don't know what to say to him. Para akong pinagpawisan na malagkit sa tuwang dala ng pamilya niya, pero napalitan ka agad yun ng kaba na makita naman ang kaseryosohan niya na taliwas sa emosyon ng lahat. How's the party? How are you feeling? Sabay naming sambit. Okay lang ako. Okay na ako kagabi pa. Sinagot ko na lamang ulit. Tumangot ang si Cedric pero hindi naman nagsalita kahit paramdam kong parang ang dami niyang gustong sabihin sa akin. Pasimple kong iniwas ang tingin at nilingon ulit ang pintuan na nilabasan ang lahat. Ikaw ba ang nagsabi sa kanila? Sa pagbalik ng tingin ko sa kanya ay nakita ko ang kanyang pagtango. They deserve to know. Pero bakit masaya sila? Hindi ko na napigilang itanong. Oo nga't alam kong dapat naman talagang ikasaya ang biyayang ito, pero hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ba dapat malungkot sila dahil panira ako sa relasyong meron si Tisha at Cedric? I'm having a kid, Chantal. Anong ina-expect mong reaksyon nila? I also told them about your plans and they agreed to it. Mabagal na naging pagproseso ng utak ko sa sinabi ni Cedric, kaya hindi ako nakasagot kaagad. And then I realized na dapat nga maging masaya sila dahil sa bata. Para lang sa bata. Hanggang doon lang kasiyahan nila dahil yun lang naman ang dapat. Dahil sa anak ko, yung magkakaroon na si Tisha at Cedric ng instant na pamilya, kaya dapat lang maging masaya. Kahit ang dami kong gustong itanong, pinigilan ko ang sarili ko, lalo na sa mga tanong ko tungkol kay Tisha. Kahit na parang nangangandi ang dila ko, na itanong kung pati rin ba yun ay masaya sa balita o hindi niya pa rin alam. Kaya niya balak ipaalam dito na magiging ama na siya, na posibleng maging ina na rin sa Tisha at bubuo na sila ng pamilya kung gusto niya. So ibig sabihin, pumapayagan na rin sa lahat ng plano ko? Tanong ko imbes sa mga gustong sabihin. Nakita ko ang pag-ikot ng bagang sa kanyang lalamunan, pero wala rin nagawa kundi ang tumango. Napangiti ako at napatango-tango na rin. Now that news should make me happy. Dapat magtumalon ako sa saya. Pero nung sumagi sa usa kong darating ang isang araw na mag-iiwan ako ng malaking parte ng pagkatao ko sa lugar na ito at magpapatuloy ng buhay sa ibang lugar, sinalakay naman ako ng lungkot. Huminga ako ng malalim. Pirilig na lang ulo dahil sa naiisip. I smiled sweetly at him. Thank you, Cedric. Ayaan mo kahit nanditong bata, hindi ako maging pabaya. I will help you raise my kid and... Agad ako nahinto at napanunok na makitang pagyoko ni Cedric pagkatapos ay agad nang tumayo. Dahil sa ginawa niya, napatayo na rin tuloy ako. I can raise my kid, Chantal. Kaya kong parting yon. Pero obligasyon kong tulungan ka, kaya yun ang gagawin ko. Nagtangis ang kanyang bagang sa sinabi ko, pero hindi ko na yon pinansin. Humakbang ako palapit sa kanya, pero hindi ko magawang lumapit ng tuluyan. Dahil pakiramdam ko ay naninikip na naman ang dibdib ko. Nagpakawala ako ng isang malalim ang paghinga, at muli, nagpatuloy para sabihin ang ibang parte ng plano ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal dito, kaya hindi mo kailangan alalahanin na pagiging sagabal ko sa buhay mo. I'll be back in Manila. Kaya lang naman ako pumunta ngayon para ipaalam sa'yo. Kaya ngayong alam mo na, pwede na akong bumalik. Alam mo na rin naman ang mga kailangan ng bata, kaya hindi ko na uulitin.
You still have my number and I still have yours. Kung may kailangan kang update or anong tungkol sa anak ko, hindi ko ipagdadamot sa'yo kahit ang mga resibo ng gastusin. Nahinto ako na makita ang mabilisan ni Cedric na pag-iling at pagtutol sa mga pinagsasabi ko. Narinig kong mabilis sa pagtambol ng aking puso na makita ang kanyang paglapit sa akin, pero gaya ko, hindi rin tuloy ang tinalon ang munting espasyo na mamagitan sa aming dalawa. And who told you that you're going back to Manila? Marahas akong napanunok at napaadras nang muli siyang humakbang papalapit. Cedric, muli akong napahugot ng malalim paghinga na makita ang talim sa kanyang mga mata na mayroong mga handang sabihin, kaya masalong nalaytay sa ugat ko ang kaba. Uminto lang siya sa paglapit nang mapabalik na ako sa kama dahil wala na akong maatrasan. You will stay here. Dito mo palalaki ng anak ko, Chantal. Hindi ko kailangan magpadala ng pera o i-text ka para ma-update sa kalagayan ng anak ko dahil sasamahan kita sa bawat check-up na gagawin mo. Napaawang ang bibig ko at parang natuyong lalamunan dahil sa mga narinig. Cedric, hindi. Gusto mong marinig ang mga plano ko, hindi ba? Pwes, narinig mo na. You will stay here. Hindi ka lalayo sa paningin ko hanggat hindi ko nahahawakan ang anak ko. Mananatili ka dito sa Palawan hanggang wala ang anak natin sa mundo, and that decision is final, Chantal Aguado. Take it or leave it. Pinal ni Cedric na sabi dahilan para tuluyan na ako matahimik at mabingi sa biglaang pagwawala ng lahat sa akin. Hindi ko alam kung paano ko naging formal sa buong pamilya ni Cedric at nakasama pabalik sa kanilang mansyon. Habang nasa hapag, nanatiling tikom ang aking bibig kahit naganado ang pagkukintuhan ng lahat. Kahit si Araceli, hindi ko maabot ng tuwa dahil hindi na makapag-isip na matino ang utak ko. Gustuhin ko makipagkwentuhan sa kanya, pero kusang bumabalik ang lahat na napag-usapan namin ni Cedric sa ospital. How can I refuse his plan? Paano ko sasabihin hindi ako pumapayag sa mga plano niya dahil kabaliwan yon? Kahit kailan hindi ko naisip patatagal ako sa lugar na ito dahil unang-una, hindi naman ako dapat narito. I should have avoided him in the first place. Hindi na lang sana ako nagwawala nung kasal ni Araceli, parang hindi na sana kami umabot pa sa ganito ngayon. Pero ano pa ang magagawa ko? Napaangat ako ng tingin nang marinig ang pagtikhim ng ilaw ng tahanan ng mga Bonavista. Simula kanina sa ospital hanggang ngayong dinner, hindi na wala ang mga ngiti sa kanyang labi. So iha, may naisip ka na bang pangalan sa magiging apo ko? Magilom niyang tanong dahilan ng pagbabara ng kung ano sa akin na lamunan. Hindi lang ako natataranta dahil sa pag-upo ko, dahil mas nauna pang makuha ni Araceli ang aking braso. Sa gilid din ng aking mga matay, nakita ko rin ang pagtigil ni Cedric sa pagnguya, maging ang mga pinsan niyang katabi. Iha, are you okay? Natataranta na rin tanong ni Tita Arlene ngayon. Tumangutang ako habang inuubos na naman ang tubig sa baso ibinigay ni Araceli. Parang gusto ko siyang sakalin nang marinig ang paghagikik niya. Kung hindi nga lang siguro nasa tabi ng anak nito, ay baka nasaktan ko na siya. Tita, ano bang klaseng tanong yan? Hindi naman yan madali. And I don't think nasa isip na Chantal ang pagpapangalan sa magiging pamangkin ko. Sagot niya para sa akin. Kaya nahinga ako na maluwag. Pero hindi pa pala tapos ang bruha. But I think maganda ang Cedric Jr. kapag lalaki, at kung babae naman pwedeng Stacy or something na magkahalo ang Cedric. Pangalan nilang dalawa para Araceli. Gigil kong hinawakan ng kamay niya at madiin iyong pinisil. Pero mas lalo lang siyang nahatawa imbes na indahin ng sakit. I'm sorry. Humahagikik niyang sabi sabay hawi ng kamay ko bago nagpatuloy na parang walang nangyari sa sakitan sa ilalim ng lamesa. Ikaw, Cedric, what name do you want for your baby? Ginigit niya ulit papalayo ang kamay nang hulihin ko iyon. Automatic ako napalingon sa pag-angat ko ng tingin, ay nagkasalubong kaagad ang mga mata namin ng kanyang pinsan, pero di naman yun nagtagal dahil ibinalik ka rin to sa katabi ko. Why are you asking so many questions? Nagtanong ba ako na ipapangalan mo nun kay Evan? Iritado at masungit ni Cedric na sagot, pero hindi dito tinablan si Araceli. Kung sa bagay, hindi mo na nga alam na Evan ay ipapangalan ko, hindi ba? Kung hindi pa sinabi ni Chantal noon sa'yo, hindi mo pa malalaman. Now I remember how undeserving you are to know my son. Madrama niyang binalingan ng kanyang anak na nasa kanyang gilid. Baby, from now on, wala ka ng Tito Cedric, okay? Masaya niyang hinaplos ang matabang pisngi ng anak na tuwang-tuwa naman sa mga pinagsasabi niya. Oh, you happy about that? Thank God. Wow, baby. I knew you'd be happier without your Tito Cedric.
Humagikik siyang tumayo, di na napigilan pa ang pagkuha sa anak para ihele ito habang patuloy sa pagkausap. Natatawa na lang si Adrian na tumayo na rin para tulungan ng asawa at iayos ito sa kanyang pagkakahawak. Nang maramdaman kong paglukob ng init sa aking puso habang pinagmamasan sila, yumuko na ako at pilit ay pinagpatuloy na lamang ang pagkain. "Kayo talaga?" komento ni Tita Arlene na mas lalo pang naging masaya dahil sa nangyari. Hindi naman nakikisabay si Ramiel kahit nang isingisi siya at parang gustong dagdagan ng pang-asar kay Cedric. "Pero iha, Cedric, mabuting pag-isipan nyo na ngayon para naman hindi na kayo mahirapan kapag nandiyan na. Mabilis na lang ang panahon ngayon kaya dapat maghanda na kayong dalawa." Pinagdiinan ko ang aking mga labi at hindi na kinontra pa ang kanyang ina para na hindi din na humaba ang usapan. Sumang-ayon naman sa Tito Jeff, maging si Cassie. Sa paglaon ay nagpapasalamat akong hindi tumagal sa akin ang usapan. Hindi ko maiwasang marito dahil hindi malang nagtatanong kanyang mga magulang kung paano at anong eksaktong relasyon namin ni Cedric at bakit tanggap-tanggap na lamang nila na bigla na lang ako nabuntis kahit alam naman ang lahat na meron itong karelasyon ngayon. Iniisip ko na lang hindi rin siguro importante dahil sa oras sa mga mailabas kong bata sa aking sinapupunan ay aalis na rin ako. I am sure they already know that. Lahat nga ng plano namin alam nila, hindi ba? Napabuntuhan nga ako na maisip ulit ang desisyon niya para sa amin ng bata. Pero mabuti na lamang at narito si Evan kaya nababaling dito ang aking atensyon. Pagkatapos namin kumain, si Ramiel naman ang nangasar kay Cedric. "Fuck off, Ramiel." Humalakak lang huli at muling hiniling hawak na pamangkin. "You should start practicing how to hold a baby. Dapat ngayon pa lang masanay ka na pamangkin. Masanay ka na at di ka matakot. You're going to be a father, Senor Cedric." Sinamaan ni Cedric to ng tingin. "I know I'm going to be a father, but get the fuck away from me." Pagpapatuloy niyang pagsusungit sa lahat. Napanguso ko at muling nag-iwas ang tingin sa kanyang gawi. I remember how scared he was when Evan was born. Ngayon iniisip ko kung paano si Cedric magiging tatay sa anak ko kung hindi man lang niya mahawakan si Evan. Hanggang ngayon, takot pa rin siyang humawak ng bata. Dismayado ako napabuntuhin nga sa naisip. Kung ganon, paano ko iiwan ang anak ko sa kanya? Kaya ba niya itong buhatin at patanin kapag umiiyak na? Napailing na lamang ako sa naisip. Paano nga kung hindi niya kaya? Paano kung naputol ang lahat ng pag-iisip ko nang marinig ang marahas na pagtayo ng lalaki na sa aking harapan? Natutulala rin ako napaahon sa pagkakaupo na makita ang mabilis niyang paglapit kay Ramiel at agarang paglahad ng kamay sa harap nito para kunin ang bata. Nalaglag naman ang panga ni Ramiel at nalilitong inilayo si Evan sa kanyang katawan para ibigay kay Cedric. "I know how to hold a baby, Ramiel. Don't be so stupid." Matalim ni Cedric na komento at walang pag-aalilangan, kinuhang kanyang pamangkin. Lahat kami natigilan sa paggalaw maging mga kasambahay na magliligpit na sa aming mga pinagkainan. Napalunok ako na makita ang maingat na pagpulupot ng kanyang mga matitipunong braso sa maliliit na katawan ni Evan. "I'm your Tito Cedric, Evan, and I can't wait for you to grow up so that you will know how unlucky you are to have a crazy mother." Purong pagseryoso niyang bulong dito na dinig naman namin lahat. "Cedric!" Napapitlag ako sa malis pag-ibig si Araceli para sawayin ang pinsan, pero tumawa lang ito tagpatuloy sa paglayo at paghela sa bata. Kahit ang kilos niya halatang kabado pa rin sa ginagawa, hindi niya ito binalik dahil mukhang may gusto siyang patunayan sa aming lahat. "Give me my baby. See? That's your mom, Evan Araceli." Anito't tinangay pa si Evan palayo kay Araceli. "Baliwang nanay mo." Malambing ni Cedric na sambit. Sabay halik sa ulo nitong may bonnet. Hindi ko na napigilan ang pagkawaran ng tawa sa aking bibig na marinig iyon, kasabay na pag-aalboroto ni Araceli. Ang tawa ko naging dahilan ng paghinto ni Cedric at paglingon sa akin bago tuluyang sumuko sa mahabol na pinsan. "You're crazy! Ikaw ang baliw." Inis na singhal ni Araceli sabay kuha sa anak, pero ang tingin ni Cedric na natiling nasa aking mga mata. Kaya kong humawak ng bata at mas lalong kaya kong maging ama sa anak ko. Aniyang parang narinig ang mga katanungan sa utak ko kanina at ngayon sinasagot na. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Nag-iwas na lang ako ng tingin ang tumagalang titig niyang tila gustong hatakin ng mga salita sa aking labi patungkol sa pagquestion ng kanyang pagiging ama. I did not see him after that. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong sumahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!